Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagurasa ku saya akan munah. First of all, I'm congratulating all of the members of LBO for this very very important activities na nagagawa ninyo, especially during the Bangsa Muro Foundation Day. I think this is part of your participation to celebrate the Bangsa Muro region during this Bangsa Muro Foundation Day. So, salamat sa inyong lahat sa pagbigay sa akin ng time. With the permission of Minister Aida, nakikita ko dyan. No? Supposed to be your time, your turn, but mukhang inaagawan kita. Dahil, no problema, you have all the time, Ustad. I will give way to you. Yes. Actually, ni-request ni nila ako na magsalita pero wala akong topic eh. So baka ano na naman maisip na sasabihin, yun na lang. Kasi hindi niyan niyo ako inikay. Open topic. So kung ganun, open topic, since na napapanahon itong programa natin sa Bangsa Muro Foundation Day, doon na ako mag-focus. I-relate ko na lang sa ano natin, as Muslim, as believer to Allah subhanahu wa ta'ala, na ang sabi ng Allah, fa'amma bini'amati rabbika fahaddis. Yung mga mercy, mga blessings na nanggagaling sa Allah, eh dapat pinag-usapan. Dapat i-expose, dapat i-inform ang mga tao. So I think since na we are celebrating the Bangsa Muro Foundation, ang nag-celebrate po tayo because we are expressing our, in the first place, yung mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na meron tayong itong ganitong government na anchor doon sa paniniwala natin, because the chief minister, no less than the chief minister, pushing the Mura governance, na itong Mura governance ay ito yung nakaka-connect sa faith natin to the government. Mahalaga ito na bawat isa maintindihan itong Mura governance is internal motivation sa atin ito to do something correct, something itong government natin na build the strong foundation. Sabi nga nandiyan sa slogan ng foundation natin, build a strong foundation for betterment Bangsa Muro, a future of Bangsa Muro. Dahil dun, I'll take this opportunity na maipaabot natin sa membro ng LBO, at yung hindi lang yung mga membro kundi lahat ng nagpa-participate at nakakarinig sa atin, na yung sabi ng Allah na ang blessing dapat pinag-usapan. I think we have to not only the what we achieve to mention, but we have to make ourselves more strong toward the journey for peace, development and prosperity in the region. Na hindi lang responsibility ng isang tao na namumuno dito sa region, kundi para sa lahat ay dapat sumikap, dapat magtutuo na talagang ang commitment natin based on the struggle na ginawatan natin noon pa, ay this time, sabi ng Chief Minister, a continuation. Ibig sabihin,
continuation. Hindi lang commitment natin ay ano naman ang makukuha natin ng position in this government, kundi whatever we have, may position ka kung wala, kung ano ang status mo, businessman or farmer or fisher folks or ano, basta gawin mo na lang ang katotohanan at gagawin mo na lang ang your role as membro ng mamamayan ng Bangsa Moro, I think we can make a miracle to establish a good community in the Bangsa Moro. Ito po ay responsibility ng lahat. Nakikita natin na maraming naga-express ng kanilang grievance because hindi po natatap. Actually, hindi naman importante ay natatap ka as long as you are a member of the Bangsa Moro community. Kailangan mo gagawin ng your role as your level na i-fix mo na you are committed to support the journey of Bangsa Moro struggle. Itong paglagay ng bawat isa sa Indian sa government, actually it is a just structure lang ang sila yung mag-lead as government. Pero you know, the economic upliftment is not only the role of the government. Actually, na tumutulong lang ang government, but finally, as a minister of the agriculture, fisheries and agrarian reform, responsible for the agriculture, farmers and fisher folks and agrarian reform beneficiaries, define lang ang lunang-dunang focus namin sa mga tao na yun. But hindi nanghulugan na in economic development na sila lang ang foundation at sila lang ang support in the agriculture, because kaya nga maraming ministries, maraming structure, even private sector, the NGOs, lahat-lahat ay sila yung foundation ng economic prosperity in the region. So what I trying to say in this ay let us connect each other, because yun ang mahalaga. And that connectivity, we can establish a strong camaraderie toward the yung final peace, final development, final na gusto ng Bangsa Moro na maging sa gusto natin in the future. Ang mga tao ay sila yung nag-build nung ng gusto. Hindi po ang officers ng government palagi biniblame, palagi tinitingnan, magtayo, mag-upo, palagi tinitingnan. Pero hindi po natin alam na it is a part of the building the community, yung mga leader diyan. Hindi ko naman ibig sabihin nag-iiwas at nag-ugas kamay lang kami o ako na walang kamalian, walang ano. Pero let us advocate to all na may rules and responsibility na hindi bababa sa responsibility ng bawat isa. Because after all, ang objective natin ay Al-Jannatul Firdaus, na bawat isa nag-aspire at bawat isa ang Allah nag-promise na kapag ginawagawa mo yung tungkulin mo, definitely you can enter the paradise na magkapareho raman naman. Kapag yung pinaka lowest element ng community ay ginawa niya yung ano, kung very honest siya at implement yung moral governance, baka mamamatay, siya pa yung mataas yung level of the gyanna na mapapasukan nila. So kami, and personally, I think mas malaki yung bagay na makakapasok sa
naraka kung hindi mabigyan ng tong sapat na responsibility to ma-deliver sa tao inyo. Yung konting ano responsibility, siguro konti ng requirement sa kanya. And then finally, sa sulga, walang sinasabi doon na kung hindi ka opisya ng government, hindi ka makakapasok ng ganitong surga. Dito lang sa this world na may mga diferensya, ka VIP ka, may treatment na maganda sa iyo kasi VIP ka. Yung hindi VIP, ang pinapakain yung sa kanila ay yung mga kapag mga paklans lang. Pero sa ano, pero doon sa surga, walang paklans lang, lahat VIP. Kahit anong position. So let us struggle together toward the objective na bawat isa sa atin may rules. So let us struggle together, let us help each other. And ang instruction ng Quran, kapag nakita mo yung masama, you should remind yourself your brother. And kapag re-remind mo yan, you are very recognized by Allah na sumunod ka sa utos niya na fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ito yung ano values natin to all of us na kapag may mali, you remind your brothers na hindi lang pinapublish dito sa social media na lahat ng kamalian ng kapatid mo, lahat ng mga criticism, walang hanggang handangan, hindi satisfied. So I think ganyan na mga attitude ay hindi nakakatulong doon sa pag-push nung development and aspiration nung bansa mo. So ang mahalaga yung anything na hindi na nasa ayon sa standard procedures, itong regulation na inipopus ang sambungo led by the chief minister ay nare-remind ng bawat isa sa atin. So mahalaga yung i-remind mo yung kapatid mo. You can invite any place to talk with him personally na ilatag mo lahat yung something na hindi niya na nagagawa dahil baka napasukan ng ano na. So you should remind at nga mahalaga dito sa Islam na inire-remind ng ito yung values natin na we should remind our brothers and sisters. So kami po, I think even the chief minister and any officers in the Bangsa Moro open naman to remind na ganito yung dapat, ito yung nakita namin na kulang po kayo, ito yung dapat pagtulungan natin, because according to the research, according to our expertise, ay ganito talaga yung dapat nating gawin para abot natin yung pinaka objective ng establishment of Bangsa Moro. So ito na gusto ko ipaabot sa mga kapatid na miyembro ng LBO. I believe na marami ang magagawa ninyo kung struggling for the betterment of the Bangsa Moro government. Although hindi naman lahat ang miyembro ng LBO ay officers ng government, but again, hindi naman only the officers of government ay pwede magawa ng kabutihan ng Bangsa Moro people. So lahat po tayo. I think that the wisdom na ang faith ay mula pagbigas ng la ilaha illallah hanggang sa pinaka lowest kabutihan na pag-alis ng nakaka disturbo sa daanan ay part pa rin ng faith natin. So malawak yung area of our territory to do something
betterment para makakabuti sa ating mga tao at makakabuti sa ating government. So again, congratulations to LBO, especially the under the leadership of my brother Hasim Mantikayan and Abu Turab and other officers of LBO. Na hindi ko na mention, baka hindi ko pa sila kilala. Pero yun na yung nakikilala ko na ano, palagi ko naririnig na sila yung namumuno sa LBO. So to our brothers na nakikita ko din dito si Sheikh Badi Uzzaman. Siguro kasali rin na magbigay ng wisdom. Palagi yan na nagbibigay ng wisdom for the Bangsamoro. Minister Aida, siguro kasali rin sa magbigay ng wisdom. Nakita ko rin dito si Muslima, Benito. Very active yan at Bangsamoro ang puso niya palagi. So, lahat naman ng miyembro ng LBO ay Bangsamoro ang puso. At sila po ay nag-struggle na lahat ng contribution to push the Bangsamoro journey toward the pinaka dulo ng objective ng Bangsamoro. Hindi ko alam anong pinaka dulo ng objective ng Bangsamoro. What is important, let us work and let us walk together kasi finally maabot din natin ang ano ang gusto natin maabot hanggang buhay po tayo, because hindi natin alam ilan sa atin ay makakaabot pa sa ano, kahit kung sabihin natin na hanggang 25, pero hindi natin alam kung maabot pa natin lahat yung 2025 na gusto natin i-extend ang LBO 2028, so yun ang ano nila. So let us work together, yun na yung ano, kasi al-jama'atu rahmah, sabi ng mga scholar, yung unity is a mercy, unity is a blessing. Walang tao na naligaw kapag nag-unite, pero kung hindi magkakaisa, yun ang sabi ng propita, na hindi nakakain ng yung tiger, yung nagsisiparate, nag-iisa ng kambing. So let us push the unity toward the objective of the Bangsamoro hanggang sa dulo tayo pa rin, at hawak bawat Bangsamoro ang kamay natin para walang iwanan. So hanggang dito lamang, hindi ko na patagalin, because hinihingi ko lang ito na oras ni Minister Aida. Thank you, Minister. And thank you, Brother Hasim, for this very, very short time na nangyayari sa akin. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.